Langit, marami sa atin ang nakakaalam sa lugar na ito. Marami sa atin ang pamilyar at lagi naririnig ang salitang ito. Pero gaano mo nga ba kaalam ang tungkol sa lugar na ito? Sa video na ito, mas lalo pa natin palalawakin yung kaalaman mo patungkol sa langit. Bago tayo magsimula, para hindi ka malito, papaliwanag ko muna sa iyo na meron tatlong klaseng langit. Simulan natin sa unang langit. Ang tawag nito is yung first heaven na tinatawag natin. Yung first heaven na ito, ito yung kapag tumingala ka, nakita mo yung kaulapan. Kung nakikita mo kung saan lumilipad yung mga ibon, yan yung tinatawag natin na first heaven. Kaya nga meron tayong kanta, di ba? Yung lobo lumipad sa langit. So yung langit na tinutukoy na yun is ito yung sky. Ito yung alapaap. Yung second heaven naman po, ito naman po yung galaxy. Ito po yung universe, yung kalawakan. Labas na po ito ng mundo. Kumbaga nandito yung mga planeta, nandito yung stars, nandito yung Milky Way. Basta yung galaxy yung nasa labas ng ating mundo. At yung pangatlong langit, ito na po. Ito yung tatalakayin natin ngayon. Ito yung third heaven na tinatawag natin. Kung saan mapupunta yung mga mananampalataya pagkatapos ng kamatayan. Diyan po tayo magpo-focus ngayon sa third heaven. So ngayon bibigyan kita ng mga katotohanan patungkol sa kalangitan. Number one, ang kalangitan or ang langit ay wala po sa ating universe. Wala po sa ating mundo. Nasa labas po siya. Ephesians chapter 4 verse 10, "He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe." Kung mapapansin niyo po sa binasa natin, ang sabi doon, higher than all the heavens. Kung mapapansin niyo po, plural po siya, heavens. So yan po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Yan po yung first and second heavens na tinutukoy po dito sa binasa natin. Yan po yung alapaap at yan po yung kalawakan. Pero ang sabi po dito, higher than all the heavens. Mas mataas pa po doon sa heavens, yung first heaven and second heaven. So ibig sabihin po niyan, wala po sa earth or wala rin po sa ating universe yung langit. Ito pong langit na to, yung kung saan mapupunta yung tao pagkatapos ng kamatayan. Sabi po kasi dito, nag-ascend si Jesus. Tumaas siya. So alam naman po natin, si Jesus Christ after resurrection, bumalik po siya sa langit. Pero ang sabi po doon, umakyat siya higher than the heavens. Mas mataas pa po dito sa visible heavens na nakikita natin, which is yung sky at yung universe. So nandun po yung Panginoon sa third heavens. Para mas maintindihan po natin yung konsepto na ito, nung nilikha ng Diyos ang universe, wala po siya sa universe. Nasa labas po siya. Kasi paano nagagawin yung universe kung nasa universe siya? Hindi niya po magagawa yun kung siya ay nandun mismo sa universe. So ang Panginoong Diyos, ginawa niya po ang lahat outside the universe. So ibig sabihin po, wala po ang Diyos sa universe nung ginawa niya yung lahat. Nandun po siya sa kalangitan. So simple lang po yung logic. Parang ganito lang, gumawa ka ng isang bagay. Kapag gumawa ka ng isang bagay, gagawin mo yan sa labas, hindi naman sa loob. Halimbawa na lang, cellphone. Ang cellphone, gagawin mo yan sa labas. Siyempre, hindi ka naman pwede pumasok sa loob ng cellphone at dun mo gagawin. Ganyan din ng Diyos. Ang Diyos, maliit lang sa kanyang universe. Pero nung ginawa ng Diyos ang universe, wala po siya sa universe. Kaya ang langit po, tandaan natin, wala po siya dito sa universe. Nasa labas po siya. Hindi po natin alam kung saan, wala pong sinasabi yung Bible, pero sinasabi po, wala po siya dito sa universe or sa ating mundo. Pangalawa, magkakakilala pa rin po tayo kapag tayo ay nasa langit na. Marami nagsasabi kapag nasa langit na raw tayo, hindi na raw po natin mare-recognize ang bawat isa. Hindi mo na makikilala lahat ng mga kakilala mo na nandito sa lupa. Kumbaga, may kanya-kanya na po. So hindi po totoo po yan. Pagdating po natin sa langit, mare-recognize pa po natin ang isa't isa. Hindi po totally aalisin ng Diyos yung memory natin kapag tayo ay namatay na. Marami pong mababago. Yes, may iba yung itsura po natin, magkakaroon na po tayo ng glorified body, may iba na po halos lahat yung pag-iisip natin, yung mga pananaw natin, pero yun pa rin po tayo. Mare-recognize pa po natin ang bawat isa. Para po mas maintindihan natin at mapatunayan na mare-recognize mo pa po yung mga tao na unang namatay na. Kung alam niyo po yung kwento ng transfiguration ni Jesus doon sa bundok, nagbagong anyo po siya. At nakita po yon ni Peter, ni James, at ni John. At nung time din po na yon, nagpakita po sa kanila si Moses and si Elijah. Matthew chapter 17 verse 3, "And behold, there appeared to them Moses and Elijah talking with him." Okay, si Moses and Elijah po, patay na po sila. Wala na po sila. Pero nung nag-transfigurate si Jesus, nagpakita sa kanila si Moses and Elijah. So, nakipag-usap pa eh, sabi dito. So dito, nagpapatunay na kahit matagal ka nang namatay, marerecognize mo pa rin yung tao na yon. Isa pa pong patunay dyan, nung si Jesus po nag-resurrect after 3 days, makikita po natin
sa lahat ng pinagpakitaan ni Jesus, na-recognize po siya na siya ay si Jesus. So tignan nyo po, si Jesus po, namatay po siya at muling nabuhay at nagkaroon na po siya ng glorified body. So nakita po natin, na-recognize pa rin po siya ng mga tao kahit po siya ay namatay na. Ganyan din kasi mangyayari sa atin eh. Kapag namatay tayo, katulad ni kay Kristo, magkakaroon tayo ng glorified body. At yung glorified body na yon, yun yung magsisilbing katawan natin kapag tayo ay nasa langit na. So ibig sabihin, marerecognize pa rin. Tulad nun, si Jesus na-recognize nila eh. At kung babasahin natin yung 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then we who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will always be with the Lord forever. Pansinin niyo yung salitang them. Them. Sino yung tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Yung them na yun, yun yung mga kakilala natin na nasa Panginoon, na nauna na, na namatay na noon pa. Sa verse na to, dito binibigyan tayo ng pag-asa at comfort ni Apostol Pablo na pagdating ng panahon na yon, makikita po ulit natin yung mga tao na nauna nang namatay kay Kristo. So doon pala makikita natin, marerecognize mo kasi sabi niya, them. Yung them na tinutukoy po dito ni Apostol Pablo, ito po yung mga nauna nang namatay kay Kristo. So kapag nasa langit na tayo, bagamat marerecognize pa natin ang isa't isa, sabi ko nga po sa inyo, marami ng bago. At doon, pantay-pantay na po tayo. Pangatlo, wala nang kasalan sa langit or wala nang marriage sa langit. Yes, totoo po, wala na pong kasalan na magaganap sa langit. Pero hindi po nangangahulugan dyan na hindi mo na marerecognize yung asawa mo sa langit. Sabi ko nga po, kasasabi ko nga lang po kanina, marerecognize mo pa rin yung mga kakilala mo dito sa lupa. Pero ang ibig sabihin lang po niyan, pagdating natin sa langit, wala nang kasalan, wala nang marriage na katulad ng ginagawa natin dito sa lupa. Bakit po wala nang kasalan sa langit? Simple lang po ang sagot dyan, dahil hindi na po kailangan. Kaya lang naman po nagkaroon ng kasalan at nagkaroon ng asawa ang mga tao dahil nung una pa lang po, kailangan po kasi ng kasama ni Adan. Genesis chapter 2 verse 18, then the Lord God said, it is not good that the man should be alone. I will make him a helper fit for him. Kaya binigay po ng Diyos kay Adan si Eva ay para po hindi po siya malungkot. Yun po yung dahilan. Para po meron siyang kasama. Kumbaga si Eva po yung kasagutan sa kalungkutan ni Adan. Kasi sabi po doon, it is not good for man to be alone. So, binigay niya po si Eva para po meron siyang kasama, para may katulong. At hindi lang po yan. Isa pa pong dahilan ay para dumami yung tao. Kasi, nung time po na yon, konti pa yung tao eh. Ang sabi ng Panginoon, humayo kayo at magpakarami. So, paano nadami kung wala si Eva? Kaya nagkaroon ng kasalan, kaya nagkaroon ng asawa ang mga tao para po dumami or kumalat yung tao sa mundo. Ngayon po, pagdating natin sa langit, hindi katulad dito sa lupa, kailangan pa natin ng katulong. Pagdating po natin sa langit, hindi na po natin kailangan yan dahil po perfecto na po lahat sa langit. At tigit sa lahat, sabi ko nga po sa inyo, kasama na po natin ang Panginoong Jesucristo doon. Ano pang kailangan mo? Wala ka ng ibang kailangan dahil naandun na ang lahat. Lahat ng pangangailangan mo nandun na. Pagdating natin sa langit, hindi na natin kailangan magparami. So ang pagpaparami ng tao ay dito lang sa lupa po yan. Sa langit, hindi na po natin kailangan magparami. So yan po yung dahilan kung bakit wala nang kasalan sa langit. Maaaring yung iba sa inyo nalungkot dahil isipin nila ay wala nang kasalan sa langit. Pero tandaan natin, hindi lang naman marriage yung magpapasaya sa atin. Pagdating natin sa langit, alam ko merong ibibigay, merong ipapalit yung Panginoon sa marriage. At expect natin maganda yon. Matutuwa tayo doon. So, huwag po tayo malungkot kung wala nang kasalan sa langit. May ipapalit po ang Panginoong Diyos dyan. Nantayin lang po natin. Pangapat, ang itsura ng langit. So, ano nga ba talaga ang itsura ng langit? Walang masyado nabanggit ang Biblia patungkol sa kung ano ang itsura ng langit. Pero merong mga ilang sneak peek or patikim na pinakita sa atin yung Bible base doon sa vision ni John. Revelation chapter 22 verse 5, they will need no light of lamp or sun, for the Lord God will be their light, and they will reign forever and ever. Wala na pong gabi pag nasa langit na po tayo. Dahil yung Panginoong Diyos, yung glory ng Panginoong Diyos, yun na po yung magsisilbing ilaw natin. Wala na pong araw, wala na pong buwan. Hindi na po natin kailangan yan. Bukod po dyan, ang Garden of Eden or ang paraiso ng Eden ay mare-restore. Babalik po sa dati. Revelation chapter 22 verse 1 to 2, then the angel showed me at the river of the water of life, bright as crystal, flowing from the throne of God and of the Lamb. Through the middle of the street of the city, also on either side of the river, the tree of life with its 12 kinds of fruit. So doon na po natin makikita. Babalik na po sa lahat. Mararanasan na po ulit natin.
yung dapat na plano ng Panginoon na nasira dahil sa kasalanan. Bukod po dyan, sinabi rin po sa Bible, puno po ng ginto ang langit. At yung mga dadaanan or street sa langit ay puno ng ginto. Revelation chapter 21 verse 21. And the 12 gates were 12 pearls, each of gates made of single pearl. And the street of city was pure gold, like transparent glass. So mga kapatid, tanda natin, pagdating natin sa langit, sawa-sawa ka sa ginto, aapak-apakan mo na lang yung ginto at punong-puno ng ginto doon sa langit. Wow, imagine mo yon, grabe yon. Si Jesus din mismo nagsabi na merong nakaprepare sa atin na mansyon sa langit. John chapter 14 verse 2, in my Father's house are many mansions. If this were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. So mga kapatid, meron kang mansyon sa langit, tandaan mo yan. Merong nakahandang mansyon ng Panginoong Jesus sa'yo doon sa langit. Maari ngayon, hindi mo naranasan yung mansyon dito sa lupa, expect mo sa langit, merong nakaabang, merong nakahandang mansyon para sa'yo. Saya niyan. So bukod po dyan sa mga sinabi ko mga kapatid, ito pa po ang i-expect natin sa langit. Sa langit mga kapatid, tandaan mo po, hindi mo na mararanasan na masaktan. Pagdating mo po sa langit, hindi ka na magkakaroon ng sakit or karamdaman. Pagdating mo po sa langit, wala na pong problema. Pagdating sa langit, napaka-perpekto na po lahat. Pagdating sa langit, wala ka ng takot dahil nandun na yung Panginoong Jesucristo. Ano pang dapat mo ikatakot? Pagdating sa langit, wala na pong pag-iyak. Hindi ka naluluha pagdating mo sa langit. At higit sa lahat, kasama mo na ang Panginoong Jesucristo sa langit. At mga kapatid, tulad nga ng sabi ko sa inyo, napakarami pa pong mga bagay na hindi pa po natin alam ang patungkol sa langit. Bagamat hindi pa natin alam anong itsura ng langit, anong meron doon, pero sinisigurado ko po sa inyo, magugustuhan at magugustuhan natin yun. Sigurado ko po yun sa inyo. 1 Corinthians chapter 2 verse 9, that is what the scriptures means when they say, no eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Tandaan mo kapatid, higit pa sa ini-imagine mo, higit pa sa iniisip mo, ang itsura ng langit. Wala pa rin mo nakakakita, wala pa nakakarinig, wala pang nakakaisip kung ano yung nakahanda doon ng Panginoon sa atin, kung ano itsura noon. Kaya mga kapatid, mag-excited tayo doon sa ipapakita ng Panginoon sa atin. Tsak, sinisigurado ko po sa inyo, napakaganda nito. Mag-e-enjoy tayo, exciting to. Nasigurado magugustuhan talaga natin to. At pangunin mga kapatid, lahat po pwede makapasok sa langit. John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Dito sa binasa natin, ano yung promise? Yung promise po is eternal life. At ang sabi po doon, lahat pwede. Kasi sabi niya, mahal niya yung lahat eh. Kaya binigay niya ang Panginoong Jesucristo. So yun po yung promise. Yung eternal life o yung langit. Ngayon, ano po yung dapat nating gawin? Ang dapat po nating gawin is manampalataya at maniwala po tayo sa Panginoong Jesucristo para makarating tayo sa langit. So, it's all about our decision mga kapatid. Yung pag-decide natin, yung magdadala doon sa langit. So, lahat po pwede pong makapasok sa langit. Ikaw, ako, yung mga taong nasa paligid mo, pero ito nga sinasabi ng Panginoon, kailangan manampalataya ka muna. Yun lang. Ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Hindi para sa atin yung impyerno, para yun sa mga kampo ni Satanas, para yun sa mga kaaway natin. Ang gusto ng Panginoon, lahat is mapunta sa langit. Kaya mga kapatid, kung ikaw, ang Panginoong Jesucristo ay nasa puso mo na, tinanggap mo siya, nanampalataya ka sa Kanya, ikaw ay citizen na ng heaven, kumbaga taga-langit ka na. Ngayon, ang gawin natin is ipamahagi natin yung mabuting balita ng Panginoon. Na pwede lahat makapasok sa langit basta manampalataya ka lang sa Panginoong Jesucristo. Gawin po natin yan. I-share po natin yung gospel. I-share po natin yung mabuting balita ng Panginoon. I-share po natin na merong langit at totoo po ang langit para po to sa mga tao na nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. So yun mga kapatid, sana po meron kayong natutunan sa ating pinag-aralan ngayon patungkol sa langit, sa mga katotohanan patungkol sa langit. Sana po nagbigay po ito ng lakas ng loob sa inyo, ng pag-asa po sa inyo. Mag-excited po tayo sa pangalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. So yun mga kapatid, salamat po sa panonood. Salamat po sa patuloy na suporta ng bawat isa. Salamat po sa pag-subscribe nyo po sa akin. Salamat po sa lahat-lahat po. Patuloy po kayong magpalain ng Panginoong Diyos. Makita-kita po tayo sa susunod na video. God bless po. Ingat!